Ito naman ang panibagong tumbling ni Isko Yukot Moreno, mga kaibigan. Hindi ba kasasabi niya lang yun daw, hindi raw dapat iboto itong dalawa, si Narcos, pati si Vice President Lenny Robredo. Sino ka ba? Di ba? Bakit hindi iboboto ng tao si... Wala naman nag-endorsong matinong tao sa iyo eh. Yung mga mandurugas, yun, i-endorso ka. Di ba? Si Isko Yukot. Yan. Hindi ka ba nahihiya? Oh, ang nag-endorso sa iyo, mga wala eh. Wala pa ako narinig eh. Kukunti eh. At kung meron man, mandurugas pa. Di ba? Oh, ngayon, eto na mo si Vico Soto, hindi ka ma-endorso eh. Kinailapan niya eh. Binuko pa kayo eh. Kasi ginagamit niyo yung pangalan niya, hindi naman daw totoo. O hindi na kayo nakasagot, di ba? Hindi na kayo nakasagot eh. O, ano sabi ni Nanoman ngayon? Huwag daw iboboto yan ha, yung una. Sabi niya dahil, ano raw, maghigantihan lang daw mangyayari. Ano yung paghihiganti ni yan si Marcos, marami, di ba? Maghihiganti yan, siguradong-sigurado yan. Oh, ito si Lenny Robredo. Ano 'yung paghihiganti nito? Ba't may atraso ba kayo sa kanila? Sa kanya? Wala naman ah, 'di ba? At hindi kitang-kita naman natin sa ugali ni Robredo, wala siyang ugaling masama, 'di ba? Nakamukha ninyo. Kamukha mo, 'di ba? Oh, naikwento ko na ba sa inyo 'yung ginawa nila ni Hani Lacuna sa anak ko? Mga kaibigan? Oh, ayoko na lang ulitin 'yan eh. Kasi hindi naman personalan ito eh, 'di ba? Hindi dahil hindi ko nga binabanggit 'yan eh. Napilitan lang tayo mabanggit 'yan para patotohanan natin na sinungaling 'yan. Oh, mga kaibigan. Ano sabi niya? Huwag daw iboboto dahil magigantihan. Bakit? Ang naglalaban ba ngayon Aquino tsaka Marcos? Ano naman ipagiganti ni Robredo? May naging atraso ba kayo sa kanya? Wala naman eh. Ang atraso nyo sa bayan, pare-pareho. Eh ngayon, iba na sinasabi. Sabi niya eh, maganda raw ang panahon ni Marcos. Maganda raw. Isa siya sa nagsabi niyan, mga kaibigan. O ano sabi niya ngayon? Pinaalalahanan daw yung mga botante sa Maguindanao. Dito siya nagpunta na hindi niya sinama si Willie Ong. Ha, mga kaibigan, isa pa yan eh. Nagtatanga-tangahan o talagang tanga. Di ba? Eh, hindi ka naman sanay sa politika, pumasok ka riyan. Anong gagawin mo? Di ba? Kukuha ka ng pondo. Oh, kamukha nung iba. Bibigyan ng hanap buhay. Bibigyan ng sustento. Hayop kayo. Saan nyo kukunin yung sustento? Di sa gobyerno rin. Mga kaibigan, oh. Eh, nung linggo lang to kahapon, pinapaalala niya raw yung hirap ng martial law noong 70s. Kailan ka ba pinanganak, boy? Ha? Kailan ka pinanganak? At paano muna ikukwento yan? Nasagap mo, no? Dito sa programa natin, ano? Kasi minsan nabanggit ko sa inyo, di ba? Panahon ni Marcos, nilipol nito yung mga kababayan nating Muslim, di ba? Kaya nga sina Nur Misawari na nakakosa ngayon ni Digong nyo, mga kaibigan, eh lumayas dito yan, nagtago yan sa Libya eh. Sa saya ni ano eh, ni Gaddafi. O doon nagtago yan si Kwan, si Nur Misawari. Umuwi na lang yan dito, panahon na ni Presidente Cory Aquino, mga kaibigan. O ito pa sabi, huwag nyo anyang kalimutan na yung mga kamag-anak nyo, ha, kung sino pumatay. O, tandaan nyo anya yan, mga kaibigan. English pa yata salita eh. Alam namin, we know how bloody, alam daw, alam niya raw na kung gaano kadugo, ha? It was in 1974 to 1981 in the lives of Muslims in Mindanao. For some of you, your grandfathers, siblings could not be found until now. Hindi na raw makita ngayon. Akala mo, kwan eh, sinagkwento sa inyan?
Oh, eh di ba binanggit natin 'yan? Kinokopya niya na naman eh. Ah, dahil sa sinabi nating pag nakabalik si Marcos, isipin niyo na lang. Ang kasakasama si Gadon. Ano ba sinabi ni Gadon? Eh pagka niya nagkaroon siya ng pwesto, tatawagin niya militar, ha? Ang armed forces. Pupuntahan nila yung mga Muslim diyan sa Mindanao. Pagpapapatayin daw nila, ha? Sabi nung nag-i-interview, pati bata at saka babae, lahat, sabi, bata. Eh, ano naman kasalanan ng mga yon? Sabi, hindi, kailangan eh. Lipulin ang lahi niya eh. Isipin ninyong kahayupan yun, mga kaibigan. Ba't mo sasabihin niya, ano yan, mga manok? Papatayin mo na lang. Eh di siyempre, pag nanalo si Narcos Jr., ganyan na naman ang gagawin niyan, di ba? Yan din ang ginawa ni Erap, kaya napatalsik si Erap sa pwesto eh, di ba? Yung isa yan sa ginawa niya, bukod sa pandarambong. Nung umupo yan si Erap, inorderan ang Armed Forces of the Philippines, lipulin yung mga Muslim, mga kaibigan sa Mindanao. Oh, kaya sumulat yung State Department, ha, kay Erap na bawiin yung kanyang utos, ha, na ano, lipulin yung mga Muslim. Yung sulat na yun, natatawa tayo dito kay Plander Estrada eh. Yun daw ang ebidensya niya, yun daw sulat na yun, ni Madeline Bright ba yun? Yung naging kwan, naging state secretary, mga kaibigan, Madeline Bright. Oh, eh, sa isang forum ng media, nandun ako eh. Sabi niya, meron ako ebidensya. Kanu raw nagpalaya sa kanya. Kasi raw yun ang ebidensya niya. Ano kaugnayan nung sulat na yon, mga kaibigan? Ang nagpalaya sa iyo, hindi Amerikano. Ang nagpalaya sa iyo, taong bayan. Di ba? Sa people power. Pinalayas ka dahil sa pandarambong. Oh, pero ginagamit ni Erap yung sulat na yon. Alam niyo kung ba't niya binanggit yon? Kasi daw, meron siyang isinusulat na libro. Ha? At yun daw ay isasama niya sa libro. Tinatakot niya yung Amerikano, mga kaibigan, na meron siyang ilalabas na libro. Eh ilang taon na yun. Yung sinasabi ko sa inyong forum, kalalaya niya lang noon sa ano, katatapos lang maabsuelto sa kaso, mga kaibigan. Ay mabigyan ng ano pala ng pardon. Oh, hindi pala siya naabsuelto, convicted nga pala 'yan, mga kaibigan. Kasi nakakalito no, doon sa iba, meron silang ginagawang mga listahan eh. Si Robin Padilla, ex-convict, si Jinggoy Estrada, ex-convict. In fairness, si Jinggoy hindi pa nahahatulan. Pero na-impluensyahan na, whether you like it or not, na-impluensyahan na yung Sandigan Bayan eh. Kasi hindi na umusad yung kaso eh. Meron bang ganun, mga kaibigan? Di ba justice delayed is justice denied? Unang-una, bakit binigyan niya ng piyansa si Jinggoy? Eh samantalang si Jinggoy, ang kaso niya ay plunder. Sa plunder, wala hong piyansa yan, mga kaibigan. So, ito na ngayon ang sinasabi ni Isko, ha? Isko Yukot Moreno. Pabago-bago eh. Paano? Sabi nga sa inyo, yung isang grupo ni Duterte ay nagpunta na roon kay Isko. Ano ibig sabihin niyan? Ang sinisiguro nila ay manalo lang si Indaya sa Rajeng Potpot, mga kaibigan. Wala silang pakialam diyan sa, alam nyo, pabor na pabor sa na, yung nangyayaring yan kay Vice President Lenny Robredo. Kasi isipin nyo lang, logic, common sense, bakit mananalo si Sara? Sige nga, paano siya mananalo? Dahil sa troll? Ah, hindi. Alam na ngayon ng tao yung troll eh. Mga talamak na eh, pusakal na eh. Ang daming ang natatanggal na account eh. Baka meron pang mga bagong matanggal eh. Di ba? Hindi natin alam eh. Hindi ka mananalo dyan. Katunayan eh, yung reyna ng troll,
kumandidato nung nakaraan, di ba? Na party list lang yun, ha? Dapat kayang-kaya mong ipanalo yun, eh. 2% lang, eh, of the total votes cast. O, isa man lang makakuha ka. Ba't natalo si Mocha? Ha? Mochang Bukaka, mga kaibigan. Talo, eh. O. May nagawa ba yung troll? Wala. Mga kaibigan. Eh si Indaya Sara, ano ba ginawa nitong kabanghamangha? Para sabihin mong mananalo siya labang kay Kiko. Mga kaibigan. Alin, yung survey? Mayroong pag-aaral ngayong ginawa ang University of the Philippines. Bukas natin ito siguro mababanggit at mababasa na nagbibigay sila ng tips kung paano hindi kung aling survey ang dapat paniwalaan at hindi dapat paniwalaan. O, bukas natin pag-uusapan 'yon, mga kaibigan. Kaya ito si Isko Yukot trying hard. Pabor na pabor 'yan kay Vice President Robredo sapagkat mabibiyak na ang kanilang boto sa ayaw at sa gusto nila, mga kaibigan. Ang boto ni Narcos Jr. lalong mababawasan 'yan. Sabi ko nga sa inyo, ako, ha. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Senator Sonny Villanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Ito, tandaan ninyo, wala namang ibang nagsabi sa inyo simulat sa puli na huwag paniniwalaan ang survey. Oh, nagkatotoo naman, eh. Di ba? Ngayon, isa-isa nang namumulat, ultimong malalaking tao na hindi na naniniwala sa survey. Isipin mo yan, ini-influensyahan ng eleksyon, ng outcome ng eleksyon, ng survey? Sindikato yan, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, yung kay Lito Lapi, di ba, na tumakbo senador, bago mag-eleksyon eh, laging number 5 o magic 5. Hindi siya nawawala ron sa 5. Eh bakit nung pagkatapos ng eleksyon eh, number 8? Hindi pa kasama doon sa survey yung kwa na black voting, mga kaibigan. Nakasama siya ron sa black voting. Oh, eh bakit number 8? Di ba dapat lalo siyang tumaas? Oh, kita ninyo? Sabi hindi, anya kasi dahil yan sa ang probinsyano. Ano? Eh bakit yung anak niya natalo? Kumandidatong mayor, nasa ano rin yun? Kasama rin yun sa
ang probinsyano, baka ibinayad niya pa nga yung baliktad eh. Imbes na bayaran ng talent fee, siya pa nagbabayad kay Coco, ha? Para mapasama ron, para magamit sa eleksyon. Yun nga nangyari, di ba? Kumandidatong mayor, yung anak. O ba't natalo yun? Ang liit na bayan ng tinakbuhan eh, mga kaibigan. E di sinusuka sa sarili niyang bayan. Nabanggit natin ang Hong Kong. Sipin ninyo itong mga inutil na konsulado natin sa Hong Kong, mga kaibigan. Eh, yung palang mga kababayan nating OFW na domestic helper, akalain ninyo merong mga nagpositibo sa COVID. At nung magpositibo, pinalayas ng amo. Ha? Yung iba naman hindi tinanggap sa ospital. Pagkatapos po, ayaw na silang pabalikin sa trabaho. Ha? Kinansela na. May mga mahigit 20 raw yan. Kasama mga Indonesian na workers, mga kaibigan. Alam nyo kung saan sila natutulog, itong mga Pilipino, sa karsada, sa park. Yung iba naman eh, sa mga malapit sa istasyon yata ng tren, ha? Doon sumisilong, eh saksakan ng lamig ngayon. Di ba? Pebrero ngayon eh, mga kaibigan, napakalamig niyan sa Hong Kong. Asan ang ating labor officials natin doon? Pati na yung konsulado mismo ng Pilipinas. Bakit wala silang man lamang lugar na pwedeng kumanlong, hindi lamang sa mga may sakit na COVID, kung hindi, para doon sa mga napapalayas, yung mga tinatakasan ng amo dahil sa pinahihirapan sila. Walang ganun eh, di ba? Meron pa tayong owa-owa, mga hindoropot kayo. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Ayan, puro kayuhin, ha? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Tumbong Narcos i sinungaling ang sangkaibigan nagmamahal sa iyo. Punong-puno ng yaman, akin to'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na